YouTuber Vlog. And for today's vlog, magre-review ulit tayo ng bagong unit. Ang unit na ito ay ang Omidi G Bison 2. I think this is a series. So, yung pa rin yung box niya. Glowing yellow. And malaki pa rin yung box niya, syempre. So, di ba minareview na tayo before na Omidi G kasama ng aking sisteret? Ito yon. So, available pa rin siya sa YouTube channel ko. Pwede niyo pa rin siyang mapanood. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo si Omidi G Bison 2. So, ayun, ipapakita ko rin sa inyo yung ang unboxing nung unit. So, pagbukas nyo ng box, makikita nyo ang manual and the charging brick na 18 watts at ang Type-C na charging cable. Syempre, as always, red pa rin yung charging cable ni Omidi G. So, bago ang lahat, sasabihin ko muna sa inyo yung basic specs ng unit. So, this is a MediaTek Helio P90. Yes, P90 na siya, Android 12. This variant is 6GB and 128GB RAM. Dual nano SIM or hybrid SIM tray na siya. And sa battery naman, 6,150 mAh. This is 6.5-inch Full HD screen, 1080 by 2,400 pixels. Main camera is 48 megapixels. Other camera is 16 megapixels, 5 megapixels for macro, and 24 megapixels for front camera. So, yun lang yung mga basic specs ng Omidi G Bison 2. So, back to unit. Punta naman tayo sa design. So, sa design naman, ito yung tsura ng totoong unit niya or actual unit niya. So, makapal din siya. Hindi siya normal katulad ng usual na Android. So, ito yung regular Android natin. Ito yung Bison 2. Kita nyo naman, di ba? Magkaiba sila. Mas makapal itong Bison 2 natin kumpara dito kay regular na Android. So, sa likod niya, makikita nyo mo yung camera niya. So, yung camera niya is pahaba. Kita ba? Meron siyang 3 camera, isang flash. Itong isa, hindi ko sure kung ano to eh. Pero sure ako na ito ay camera. Itong tatlong to. So, yung isa ay flash. Ito, hindi ako sure kung ano siya. At ito yung noise cancellation. So, akala nyo sira lang. Pero kasali yan sa design niya. And then, doon yung pangalan na Bison. And may logo din, syempre, ng Bison. Ewan ko kung logo to ng Bison. Ito yung speaker niya sa likod. Ayan, makikita yun. Yun yung speaker niya sa likod. Itong gasgasatang, hindi yan part ng design na. Baka kalan yung part niya ng design. Pero hindi yan part. So, malinis yan. And yung likod niya, para siyang glitter. So, ang kulay nito ay half black. Yes, this is a half black color. Pero yung likod niya, para siyang shiny. And the Bison, syempre, para siyang glass type. Pero hindi siya glass. Plastic lang din siya. Para siyang sticker na makintab lang. Pero hindi siya sticker, syempre. Hindi yan natatanggal. And yung likod, hindi siya matte. Hindi rin siya glossy. Pero flat na flat at wala kang mararamdaman na gaspang. Sa right side niya, makikita nyo nakalagay waterproof. Ayan, mapakita ko sa screen, waterproof. And then dito yung customizable button, the fingerprint button, the volume rack, at wala na. So, yan. So, yung gilid niya, makikita nyo, para siyang rubber and makapal. Matte naman yung gilid niya. So, dalawa yung customizable button niya. Isang dito sa kabila at meron din dito sa kabila. Sa other side naman, nandun yung SIM tray slot na hybrid. Customizable button. At sa kabila ay may nakasulat na shockproof. Sa ilalim naman, nandun yung charging pin. And I think noise cancellation din. Meron din siyang lagayan ng lace in case na gusto nyo siyang lagyan ng lace. Keychain, may hilig dyan. Kahit sa taas, meron din yata. So, sa front naman, ayan yung screen niya. Medyo, ano siya, fingerprint smudge or fingerprint magnet siya. And yung camera niya is, so wala siya sa gilid, nasa gitna siya. Meron ding speaker dito sa taas. 6.5-inch full HD. Yung bigat naman niya, hindi naman siya ganun kabigat eh. Pero ito, hindi naman ganun kabigat. Para lang siyang normal na Android na may case. Kaya siya kumapal. Pero yung bigat niya, same pa din naman. For me, sa camera performance naman niya, dahil nga, ang main camera niya is 48 megapixels, 16 megapixels, and 5 megapixels. Ito nga yung sample shots ko from rear cam to front cam. This is the video na din. Ito rin yung autofocus niya. Yan. I think sa pag-vlog, pwede to.
pasok din naman, hindi pa tayong kulay niya. Meron siya electronic stabilization. So, dahil electronic lang siya, hindi siya ganun kaganda when it comes to video habang naglalakad ka. I think it's good. This is good for TikTok. Best din to pag magta-travel ka. Sa mga rider natin, yan, pwede din siya kasi waterproof siya. And syempre, shockproof din siya. Dahil 6.5 inch, full HD siya, pwede ka manood dito ng Netflix and YouTube or kahit na anong site na gusto mong panood. Sa brightness naman niya, okay din yung brightness niya and this is good for outdoor. Yan, katulad nga ng ating mga riders. So when it comes to battery, this is 6,150 mAh. So, mga regular phones natin na lumalabas ngayon is nasa 4,000 to 5,000 mAh pa lang. So, dahil nga rugged phone siya, pang matagalan, nasa 6,150 mAh. So, may charger din siya na 18 watts or charging brick na 18 watts. So, mabilis na rin yun, fast charging na yun. And then the Type-C charging cable. And chipset niya ay MediaTek Helio P90. So, that's a MediaTek. As usual, MediaTek siya. Android 12 na siya and this is 8GB to 128GB variant. When comes to games naman, pwede siya sa games kasi nga dahil matagal yung battery niya. Hindi siya gaming phone, pero maasahan mo naman siya when it comes to games. Lalo na yung mga COD, ML, PUBG, other online games. So, doon naman tayo sa judgment natin. So, ang pros niya, doon tayo sa pros and cons. So, pros niya, I like the battery kasi masyadong matagal yon, matagal yung buhay noon. 6,150, siguro kahit mga 2 days akong hindi mag-charge using social media lang, TikTok, syempre. And daily use ng unit na hindi ka naman masyadong mahilig sa games katulad ko or sa ibang apps na mabibigat, aabot siya ng 2 days para sa akin or 2 to 3 days. Pero kung ikaw mahilig naman sa games, siguro mga 1 whole day or depende sa laro mo, sa paggamit mo, tatagal siya. So, that's the pros. And gusto ko yung screen niya, malaki siya, nalalakihan ako dun sa screen. Malaki na para sa akin yung 6.5 inch na screen. Sa cons naman niya, so dahil mabigat nga siya, medyo bulky siya, mahirap siyang dalhin. Mahirap siya meet-bitten anywhere. Pero, pang-outdoor naman kasi talaga siya. So, okay lang kung mabigat siya. Sa camera naman kasi, gusto ko rin yung camera niya. Hindi rin naman dull, hindi rin patay na patay yung kulay. Marunong pa, pwede pa rin naman pang-vlog, pang-video. Normal pa din. Nakakasabay naman siya sa ibang Android natin and hindi rin siya ganun ka-beautificate. Hindi malakas yung beautification niya when it comes to camera. So, other pros and cons, pwede nyo naman i-comment dito sa description box kung may iba pa kayong mga comment. And sa other details ng unit na ito, ilalagay ko sa description box yung link pinaka-page ni UMIDIG. So, yan. Follow nyo na lang yung Facebook page ko. Ilalagay ko rin sa description box. And don't forget to like and subscribe for more videos like this or for more suggestions or content, you can comment down below. So, see you in my next vlog, guys. Bye!